Tumataas ngayon ang bilang ng BA2 Omicron subvariant sa Estados Unidos. Ayon sa pinakabagong tala ng US Centers for Disease Control and Prevention o CDC, isa sa tatlong COVID-19 cases ngayon sa bansa ay bunsod ng mas nakahahawang subvariant. Ito ay bagaman pababa pa rin ang overall infection sa bansa. Naiulat ang karamihan ng kaso ng BA2 Omicron subvariant sa northeast part ng Amerika, partikular na sa mga estado ng New York, New Jersey at Massachusetts. Naniniwala naman ang US health experts, kabilang na ang top infectious disease expert na si Dr. Anthony Fauci, hindi ito magiging dahilan ng bagong major wave ng infection sa bansa, liban na lamang kung may matinding pagbabago sa sitwasyon. Sa ngayon, kinukonsidera pa ring low COVID-19 transmission ang mayoriyang bahagi ng Estados Unidos, bagaman karamihan na ng mga mamamayan ay inabisuhang di na kailangan magsuot ng face mask indoor. Ayon sa World Health Organization, mas nakahahawa ang BA2 variant kung ikukumpara sa Omicron BA1 variant na naging dahilan ng massive winter surge. Gayunman, tila naman hindi ito nagdudulot ng mas matinding karamdaman. Batay din sa naunang datos, mayroong proteksyong na idudulot ang BA1 infection laban sa reinfection ng BA2. JP De Leon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.